You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Tila apoy na kumalat nga ang naging pagpapahayag ni Manay Lolit Solis before ito'y hinggil kay Vice Ganda. Matapos niyang sabihin na di umano ay nagpa-power tripping nga daw itong si Vice Ganda ayon sa source na kanyang nakalap. At ayon kay Manay Lolit Solis ay si Vice Ganda na rin ang nasusunod sa nasabing show. Kaya naman agad-agad na dinepensahan ni Jugs si Vice Ganda. Sa sinabi ni Jugs, sabi niya kay Manay Lolit Solis maghanap na nga lang daw ito ng ibang source na marites dahil tila mali-mali ang natatanggap nitong balita. Ayon kay Jugs, super masaya ang samahan nila sa It's Showtime. Kaya naman agad-agad na ipinagtanggol ng showbiz columnist na si Cristy Fermin ang kanyang kasamahan at kaibigan sa showbiz na si Manay Lolit Solis. Ito'y kaunay na rin ang naging pahayag nga nito sa nabalita ang nagpa-power tripping at si Vice Ganda na nga ang nasusunod sa It's Showtime or madalas na ito nga daw ang nasusunod doon. Bagay na ito binuwid naman ng co-host ni Vice na si Itchy Worm vocalist Jugs kung saan sinabihan nga itong si Manay na maghanap ng ibang source. Na-appreciate namin ni Manay Lolit ang diretsahan at magalang umanong pagtutuwid sa kanya ni Jugs. Inamin niya na minsan ay may mga misinformation talagang nakakarating sa kanilang ibang balita sa showbiz. Agad din namang dumipensa itong si Cristy Fermin at ipinaliwanag rin niya ang panig ng kaibigan na si Lolit Solis. Lalo na nang magparinig umano itong si Vice Ganda sa kanyang noontime show. Say niya sa co-host na si Romel Chica, marami umanong mga bulong-bulungan nakakarating kay Manay Lolit tungkol sa komedyante. Maraming nakakarating na kwento kay Manay Lolit na gusto nga niyang isipin na hindi totoo pero ang daming nagpaparating sa kanya. Naman, marami na rin daw po ang masama ang loob kay Vice Ganda sa Showtime at hindi lamang po makapagsalita dahil alam nyo na this. Wala raw kahit na sino ang magkalakas ng loob na magsalita laban kay Vice, lalo na sa panahon ngayon kung saan nahaharap ang buong mundo sa isang pandemya. Sino naman ang nasa tamang pag-iisip ang magsasabi na bubwisit na iinis siya kay Vice Ganda sa Showtime? Sige nga, isa-isahin natin ang mga miyembro ng noontime show kung mayroong maglalakas ng loob kahit isa lang na magsasabi na hindi na tama ang pinagagawa ni Vice. Gusto ba nilang mapasama mga kababayan nating nawawala ng trabaho ngayong pandemya? Naungkat pa ni Cristy ang dating mga kasamahan ni Vice sa noontime show na sina Billy Crawford at Direk Bobbitt Vidanes na pareho nang nasa noontime show na LOL sa TV5. Si Direk Bobbitt Vidanes, di ba sinasabi na power tripper tapos si Billy Crawford power tripper? E galit si Vice sa dalawa. Ganun talaga, galit ang magnanakaw sa kapwa, magnanakaw yan ang banat ni Cristy Fermin. Pagkatapos ay nagpasaring pa si Vice single sa mga marites, aniya. Ang mga pinakapangit na tao sa buong mundo ay ang mga marites o chismosa. Akala raw ng mga tao ay nakakakyut ang magiging marites o ang pagiging marites. Ngunit ang totoo raw, ka-level ito ng mga magnanakaw at kriminal. Ngunit tutol naman dito ang showbiz columnist at dating talent manager ni Vice na si OG Diaz. Aniya, huwag i-generalize ni Vice ang pagiging marites. May mga tinatawag daw na marites with a heart na nakakatulong daw sa mga tao upang malaman ang katotohanan sa mga nangyayari sa paligid. Dahil dito muli namang bumalat si Cristy Fermin sa award-winning na komedyante at sabi niya, si Vice raw ay kagaya ni Chris Aquino na siya mismo ang naglalahad ng kwento ng buhay nila sa madlang people na siyempre umano ay pagpipiestahan ng mga marites. At naging say naman ni Romel Chica, wala naman talagang no sa mga tao sa kanila kung hindi nila ito ipopost sa kanilang mga social media. Huwag kang nagiging balat sibuyas kung kasing kapal na ng repolyo ang mukha mo, nagbabalat sibuyas ka pa, nagagalit ka pa kapag ang marites pinagpipiestahan ka. Eh bakit ka magagalit, doon lang naman sila kumukuha sa post mo. Pambabasag ni Cristy kay Vice. Kung gaano ka kayaman, sino bibilhin mo ng bahay, anong nabili mo at kung paano kayo magmahala ni Ayon Perez. Anong mali ng publiko sa buhay mo? Sa'yo yan ang gagaling, kaya huwag nagbabalat sibuyas kung kasing kapal ng kung ano-anong gulay ang mukha. Mahaba pa nga ang naging pahayag ni Cristy Fermin para bigyan ng diin ang mga naging pahayag ni Manay Lolit Solis at ipagtanggol ang kaibigan. Well, yan ang ating Showbiz Snob update. Images are all credit to the right loaners and thank you for watching Showbiz Snob.